Magandang hapon sa ating mag-aaral ng Communication Elective 4 o Creative Cultural Development. So lampas na ng kalahati ng semestre at isang buwan, kulang na sa isang buwan mula ngayon ay magkakameron tayo ng pagdiriwang ng buwan ng panitikan. So simula sa unang araw ng Abril hanggang sa huling araw ng buwan ay para ito sa panitikan. So pagkatapos ito ay meron din tayong pagdiriwang na isasagawa sa sumunod na buwan sa darating na Mayo. At kahit matapos ang semestre, nakalabing walong linggo ng Mayo ay meron pa rin tayong mga gagawin. Sa darating na Hunyo ay magkakameron tayo ng ika-70 taong pagkakatatag ng ating pamantasan. At bago matapos ang taon ay magkakameron din tayo ng quadricentenaryo na pagdiriwang ng ating kabisera na lalawigan ng bayan ng Buwak. So para ngayon araw na to ay nais kong ibahagi sa inyo kung ano ang tatahakin ng ating mga gawain para sa darating na buwan ng panitikan. At ganoon din meron tayong ipapakilala na bagong gawain ng mga buknok, hindi lang sa Marinduque kundi sa buong kapuluan. So ito yung Hibla Local Filipina na magsisimula ngayong summer. At meron din na isasagawa sa darating na Oktubre. At nais ko rin balikan kung ano ang atin natapos at ano pa ang atin tatapusin sa mga susunod na panahon. So unahin ko muna yung Hibla Local Filipina para sa ating mga buknok. So hatid ng National Book Development Board, binubuo ng dalawang bahagi yung Hibla Local Filipina. So sa darating na summer, sa pagitan ng buwan ng Mayo at Hunyo, ay magkakameron tayo ng summer arts workshop para sa mga bata at kabataan. At ganun din, sa pagitan ng buwan ng Oktubre at Nobyembre, ay magkakameron pa ng isa pang bahagi ng Hibla Local Filipina na Yamang Local Kalamang Bukal. Nagkakameron ng cultural education at cultural literacy at yan ay nagsisimula sa pagbabasa. Kaya ito yung dahilan kung bakit meron tayong book nook center sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. So bilang suporta ng NBDB sa mga nasimula natin na book nook at nakasaad dito sa kasunduan natin sa Marinduque State College na nakalagak ngayon sa MSC Extramural Study Center at magkakameron din tayo ng ugnayan sa
Barangay Mahunig sa Bayan ng Manangasan sa kanilang children's library. So para mas marami tayong mabigyan ng pagkakataon na makapagbasa. So sa Pilipino, ang Hibla ay nangangahulugan na fiber sa Ingles. At kung hihimayin natin, ay tumutugma din yung Hibla sa mga cultural na sinulit na binubuo ng mga fiber. Kaya iba-iba yung mga tradisyon, kagaya ng sinasabi ni Sir Orlan, at ito yung magiging ambag natin para sa pagpapatuloy ng kultura ng pagbabasa sa ating bansa. So yung proyekto ay binubuo ng dalawang bahagi. Yung una ay Summer Art Workshop para sa mga bata at kabataan. At ganun din ay magkakameron din ng yamang lokal, bukal ng kaalaman. So sa pagitan ito ng Indigenous Peoples Month at ng Children's Month. So ang kinakailangan sa Summer Art Workshop ay mabigyan natin ng pagkakataon yung mga bata at kabataan sa mga edad na 8 hanggang 15. At madami naman tayong material sa booknook na mga libro na mayroong mga illustration. So gagamit lang tayo doon ng isa o dalawang pahina, pero hindi lalampas sa 4 na pahina para maging modelo at magsilbing inspirasyon sa ating mga bata at kabataan. At itatap natin ang ating mga local artists sa Sining Visual para sila magturo na gumuhit, magpinta, at maggawa ng mga skultura at magagamit natin ang ating mga art materials. So nakipag-ugnayan na rin tayo sa ating Culture and Arts Unit kay Ma'am Lantita, at pumayag naman siya na bigyan ng mga art material kung ano ang meron sa ating supply ng mga acrylic, crayon o pastel, chalk o pen at ink, kung ano man yung kailangan, mga papel na hindi lalayo sa A4 na size ng bond paper. So para makita natin ito ay sa booknook site din natin ito isasagawa. So ang haba o ang tagal nito ay hindi bababa sa 8 session. Ito ay face-to-face na, level 1 naman na tayo, at hindi bababa sa 2 oras sa isang session. So pinamababay 4 na linggo hanggang 6 na linggo. So para sa mga layunin ng Hibla Pilipina, ang una ay to advance and intensify the utilization of various illustration book in the book nook sites. So meron tayong yan, kaya magagamit natin yan hindi lang sa bayan ng Mugpo, kundi sa bayan din ng Gasan. At kasalukuan tayong humihingi ng pahintulot para hikayatin pa yung mga guro, yung mga magulang, at syempre yung mga bata na gumamit at humiram ng libro sa ating book nook sites. Sa pangalawa, engage in the discussion of the illustrated book selected by the trainers by conducting storytelling session with learners and workshop participants, at lecture discussion that shall deepen the appreciation of the participants. So na nakaraan na mga buwan ay nakagawa na tayo ng mga storytelling sessions, at pwede natin ito ituloy sa pamamagitan ng pagsuporta dito sa Hibla na proyekto ng mga book nook sites. Pangatlo ay to share insights and experiences relevant to the topical coverage of the illustrated book and applying the different technique and learnings in the visual arts. So syempre, may mga may akda, at yung kaglang may akda ang binabasa at meron tayong kopya nito, kaya kailangan ay mahugot natin o makita natin kung ano ang mahalaga. So sabi nga sa libro ni Exupery, Little Prince, ay kung ano daw yung mahalaga ay hindi nakikita lang ng mata. So panghuli, complete the attendance of different activities of the workshop. So hati natin, marahil yun natin na gagawin kung tayo ay magkukwalify dito sa standard ng NBDB, at pumayag yun natin na mga storytellers at ng ating
visual artists na magbahagi ng kanilang oras at panahon sa dalawang booknook site sa bayan ng Mugpog sa MSC Extramural Study Center at ganun din ay sa Children's Library ng Barangay Mahunig. At meron din tayong plano na sumabay sa CARES o doon sa proyekto ng ating Pangulo sa darating na panahon na mobile library o library on wheels. So inayos pa natin ang detalye pero abangan nyo kung ano yung mga kasunod na gawain. So ito yung eligibility para ito sa mga booknook sites. Kaya tulungan nyo ang ating booknook Marinduque na makuha itong mga target na to. So nakapagbukas na tayo ng November 24 ng 2021. At noong March 10 ay nagkameron na tayo ng open house. At hindi bababa sa 40 libro ang napahiram na natin. At mahigit sa 20 tao na yung nakabisita sa ating booknook site. At inaasahan natin na madagdagan pa yan. Siyempre nakapagpasa na tayo ng terminal report noong pantaong 2021 na sa MSC marinduque.edu.ph yung kopya kung gusto nyo makita kung ano mga plano at ano yung mga nagawa at ano pa yung gagawin. So dito tayo hingi ng tulong. So sana hindi bumaba sa 100 ang gumamit ng mga libro hanggang sa 15 ng Abril. At dapat ay meron tayong staff. At meron naman, na dyan si Sir 3G at si Kuya Bunch sa MSC na Extramural Study Center. So ang iba pang kinakailangan ay yung mga meeting at ginagawa naman natin yan kasama board of advisor natin. At syempre, gagawa din tayo na accomplishment report para sa first quarter. So ngayon, Marso, gagawa na tayo yan para meron tayong sundan sa susunod na quarter. Ang kasunod ay schedule ng workshop. So yung curriculum vitae ng mga kasali, ng mga storyteller at ng mga visual artist natin. At tutulungan din natin yung natin visual artist na gumawa ng module at ng training guide. At ipapadala natin ito sa NBDB para sa kanilang pasya. So ang mga inaasahan ay meron tayong 8 klase. So sa pagitan ng 1-3 oras at kailangan ay sa loob ng hindi bababa sa 4 mula Mayo hanggang Hunyo. So hindi bababa sa 20 learners, mga bata at mga kabataan, yun nga 8 hanggang 15 ang edad. At yung kanila syempreng ginawa. So individual ito, hindi by group. At paliksaan tayo sa pinakamahuhusay ng mga lahok dun sa 20 ng mga learners. So siguro 10 sa Mugpog at 10 din sa Gasan. At tayo ay matutulungan ng NBDB para ma-cover yung parang tulong na rin sa ating mga visual artist. At kung payag naman ang visual artist natin, pwede naman ito ibahagi sa iba pa natin mga kasama ng mga storyteller hanggang sa makarating sa mga learners natin. So ang pagdala ng pagkain ay optional. So medyo kakapusin tayo sa budget kung kasama pa yan. Kaya magbaon na lang tayo ng ating merienda. Hindi naman tayo abutin siguro ng tanghali at ng hapunan dito. At kung magkakameron tayo ng pagtatapos, pabaunan na lang din natin yung ating mga bata na kalahok nito. So ito yung mga hinihingi, i-document natin yan, meron narrative report, meron listahan ng dumalo, at documentation ng storytelling, curriculum vitae ng mga inabala natin, at syempre para makompensate yung kanilang oras, ibibigyan din natin sila sa pamamagitan ng tulong ng NBDB. At syempre meron yan kontrata para sigurado na masimulan, matuloy at matapos. At dahil ito ay tapos na yung slide, ay tama sana para sa Abril. Pero bago itong summer art workshop na ito, ay meron pa tayong ibang gagawin. So sundan lang natin kung ano yung iba pang mga gagawin. So ito yung ating gabay para sa COMELEC 4 sa Creative Cultural Development. So meron tayong mga minimum na requirement.
So dati inasahan natin na meron tayong music video, hindi ito natuloy kaya papalitan natin. At yung negotiable na deliverable, ibang form o ibang anyo, yung passion dula na isasagawa, baka sa susunod na taon yung pelikula. Pero ang non-negotiable na dapat ay matapos natin ng Section A tsaka ng Section B ng communication students ay yung mga pilot episode ng tungkol kay Alfred Marche tsaka kay Clemente Ignacio. So ginagawa natin ito dahil ito yung spin-off ng multo ng isla kung saan ipapalabas natin uli dahil naipalabas na ito noong March 18 at 19. Salamat sa PETA at naipalabas sa bagong bilang itong recorded na dula natin. So, pelikula naman sa darating na April 21 at 22. So, bago natin ituloy ito, ipakita natin kung ano pa yung ibang na nakahanda. So, syempre, meron tayong folio na ilulunsad. So, ito ay galing sa bridging course na malikayang pagsulat o creative writing at inatasan natin yung mga mag-aaral natin na kumuha nito na gumawa ng mga dagli, ng mga tula at script. At meron din silang natapos na mga dula na pwede natin ipalabas sa darating na ika-21 at ika-22 ng buwan ng panitikan sa April 21 at 22. So medyo iba ito do sa ginawa dati na mga estudyante natin na nauna. Gumawa sila ng serye ng mga webinar para sa 500 taon ng panalo natin. So meron silang catalog ng mga ginawa nila. At yun din ang taon ng creative economy para sa sustainable development at recovery. So hanggang ngayon ay bumabangon pa rin tayo sa pandemya. So meron yung apat na episode. So kung tertulyang sa panitikan, yung gagawin natin sa Abril, sa darating na Mayo, ay yan naman yung ginawa ng mga estudyante natin, tertulyang pamana. So ito ay tungkol sa mga cultural mapping ng mga proyekto sa Mugpog, sa Buenavista, sa Gasan at sa Santa Cruz. So yan, natapos na yung Gasan at yung Santa Cruz at ipagpapatuloy natin sana yung sa Buenavista at tatapusin naman natin yung doon sa bayan ng Mugpog. So sa darating na panahon. So meron din tayo ditong output ng mga estudyante natin na pwede natin na ipakita sa susunod. So meron itong mga sample, itong mga script na ginawa nila. So meron yan para sa entablado at meron din para sa radyo o TV at ganoon din meron din pang pelikula. Kaya yun kay Alfred Marche na expedition at yung mga collection ni Padre Clemente Ignacio, pang pelikula yun, kaya pang screen. Pero hybrid na rin, kaya meron siyang iba pang episode na yun ang pagkakaabalahan natin sa mga susunod at sa darating na Mayo ay magkakameron tayo ng joint seminar para sa Heritage Month naman o buwan ng pamana. So ito ay ilan sa mga halimbawa din ng mga ginawa ng mga estudyante. So ito din yung script at dito yung mga sinulat nilang dagli, mga tanaga, biona at dalit. So syempre lahat yan ay sa panahon ng pandemya. So muli, suportahan natin yung mga gawain natin sa Buknook Study Center. So ipagpatuloy natin yung Hibla Local Filipina. Sana matuloy natin Summer Arts Workshop for Children, yung Yamang Lokal at Kaalamang Bukal. At syempre, mauna muna dyan yung atin na tertulia sa panitikan. Tapos yung ating joint seminar tungkol sa heritage and conservation. At syempre, maingari pa yung ating paglulunsad ng MSC University Museum sa darating na June 21. At bago matapos ang taon, samahan nyo din kami sa isasagawang komperensya ng ugnayang pag-agham tao
tungkol sa mga isla at kapuluan. At syempre para din sa ating quadricentennial ng bayan ng Buac. So muli maraming salamat at sana ay kung hindi magawa ng Communication Society o ng Marinduque Alliance of Youth Advocates sa panahon ngayon dahil sa pandemya, ay makagawa din tayo ng bagong grupo o organisasyon na susuporta sa ating mga gawain at magtataguyod ng ating gawain. Kasama ang Litera Club ay baka naman makagawa tayo ng VLC o Video Literacy Club o Visual Literacy Club. So titingnan natin kung ano yung mas akma na modelo para sa Abril at titingnan natin kung ano ang kaya natin gawin para sa Mayo at maituloy natin ito hanggang sa Hunyo kahit summer na at bakasyon at pagbalik natin sa August o Disyembre ay meron pa tayong gagawin sa huling quarter sa October yung ating ika-apat na komperensya ng UGAT at yun ating quadricentennial sa darating na Disyembre. So lahat ng yan ay ngayon na natin na nasimulan at pinagpapatuloy para may matapos tayo. So muli sa ating mga estudyante na kumukuha ng midterm, so pag-usayan natin, galingan natin para pagpatuloy natin yung nasimulan natin para sa preparasyon ng tertulia sa panitikan. So yun muna at maraming salamat. Magandang hapon. Manatili tayong ligtas.